Ano? Walang pagbabago yung under ng makina. Tsaka, maganda pa yung hatak. Yan. Revolusyon natin. Yan o. Ang ganda ng tulog. So ngayon, markahan natin itong T. Ito yung letter T niya. Ito yung top. Yan. Ito yung marker niya sa top. Tapos iikutin natin. Yan, kung makikita nyo, may 5 yan. 5. Tsaka ito 10. So ako, nasanayan ko na ang maganda kasing timing ng Suzuki. Kung gusto nyo yung pwersado, kasi sanay ako dati na pampasahero yung ginagawa. So alam ko kung ano yung gusto ng mga driver. So ang ginawa ko, yung magnet sentro. Tapos nasa top meter T. Magandang araw mga kauto. Meron po tayong hawak ngayon na isang timing light at saka distributor. Ang gagawin po natin ngayon, itanim natin itong distributor. Ipapakita ko sa inyo kung ano, kung paano at kung ano ang eksaktong timing ng distributor dito sa F6E. Kakabit natin to. Ito hawak kong timing light, pero ang gagawin natin ngayon, ipapakita ko sa inyo ang eksaktong timing kahit hindi tayo gagamit ng timing light. So sa mga hindi gumagamit ng timing light o sa walang timing light, mas maigi itong video para sa inyo, para alam nyo kung paano at kung ano ang exact timing ng distributor sa sasakyang Suzuki F6A. So bago po natin ikabit itong distributor, bago po natin umpisa ng ating trabaho, sana naman sa mga bago din mag-like at mag-subscribe po kayo sa channel natin, para naman updated po kayo kung mayroon tayong bago. Ayan, ito po yung pagkabitan natin yan. Walang distributor, walang high tension wire kasi kinuha natin, para naman maipakita ko sa inyo kung paano ang pagtanim. So ngayon, ang gagawin natin, ikutin muna natin itong flywheel. So ikot tayo ng flywheel dun sa top letter T ng flywheel. So and so dito tayo sa letter T. Alalahanin nyo minsan kung iniikot nyo itong flywheel tapos walang pressure, ibig sabihin nun hindi siya nakatap. So ikutin nyo ng ikutin hanggang sa maramdaman nyo na may medyo mabigat. Ikutin yung flywheel tsaka darating yung letter T. Yun na yung timing nya, yun na yung top nya. Baka kasi iikutin nyo tapos medyo magaan lang ikutin siya. So hindi yan totoong top. Naka dito sa barbula, naka ano yan, naka nasa number 2 cylinder. So hindi yan yung piston, hindi yan top. Pag magaan, ikutin. Pag ikot nyo ng flywheel na medyo mabigat, ikutin tapos dadaan itong letter T, yun na yung top talaga, na yung piston nasa number 1 cylinder. So ito nasa T na to, medyo may pressure nga siya kasi medyo mabigat ikutin. So ito yung letter T. Lagyan natin to ng marker para alam nyo ang ginagawa natin. So ngayon, markahan natin tong T. Ito yung letter T nya. Ito yung top. Yan. Ito yung marker nya sa top. Tapos iikutin natin. Yan, kung makikita nyo, may 5 yan. 5.
tsaka ito 10. So ako, nasanayan ko na ang maganda kasing timing ng Suzuki, kung gusto nyo yung kwersado, kasi sanay ako dati na pampasahero yung ginagawa. So alam ko kung ano yung gusto ng mga driver. So ang ginawa ko sa timing light, 10 degrees. So yung 10 degrees mamarkahan natin. Yan, ito yung 10. Yan yung 10, oh. Yan, yan yung 10. Ngayon, itatanim natin yung distributor sa nakatap. So, ibabalik natin to. Yan. Ibabalik natin. Yan yung tap nya. Tapos, itanim natin yung distributor. So, tatanggalin muna natin tong cap nya. Ito yung cap nya. So, makikita nyo yung number 1. Yan. So, dapat pagbukas natin, kailangan ito yung 1 eh. Dito, na side. So, kahit markahan natin yan, para sigurado tayo, markahan natin dito. Yan, yan yung sentro ng 1 niya. Tap. Tapos, tanggalin natin to. Alalahanin nyo, yung firing order is 1, 3, 2. Ito yung 1, ito yung 3, tsaka ito yung 2. So ayan, yan yung naka point yung rotor sa 1. So titingnan natin. Ayan. Ayan yung magnet. So yung rotor, yung saksakan ng rotor yan. Tapos yung magnet, eksakto. Sentrong-sentro siya, ayan oh. Sentrong-sentro. Sa 1. Ngayon, itanim natin to, kailangan pagtanim natin ganito rin yung forma dito, dito sa housing ganito rin. So titingnan nyo kung paano natin gawin. Ilihis natin konti kasi pag itinanim na natin to, iiko to. Iiko to pa ganito. Ganyan. So, kailangan ikutin natin counterclockwise muna dyan. Para pagtanim natin, sintrong-sintro dito. Para kung gusto nyo iusog pa-retard or pa-advance, may allowance siya. So, kailangan naka-sintro to na nasa gitna din yung bolt. So, ilihis muna natin yan. Ganyan. Bolt muna natin. So may allowance siya. May allowance. Pwedeng iusog dito. Pwede rin pa-advance. So dyan muna yan. Sintro. Kasi nasa top tayo eh. So sintro muna. Tapos i-bolt muna natin. Thank you.
So ayan. Sentro siya. Yung magnet sentro. Tapos nasa top meter T. So ito, kung ito yung gagayahin nyo, walang pwersa to kasi nasa top, yung pinaka-top talaga na normal. So walang pwersa to kasi hindi siya advanced. So ang gagawin natin ngayon, kung gusto nyong ilagay sa 10 degrees na hindi na gagamit ng timing light. So ito na yon. Kahit hindi kayo gagamit ng timing light, so sundin nyo lang yung ginagawa natin, makukuha at makukuha nyo yung eksaktong advance, eksaktong timing ng Suzuki F6A. So ngayon, ang gagawin natin is hayaan muna natin to, nakasentro, top. Ngayon, ikutin natin to ng 10 degrees. Tingnan nyo. Yan. So ayan, nakatin siya, 10 degrees. Naka-10 degrees yung timing. Yan, ito yung sentro niya, 10 degrees. Ngayon, titingnan natin dito. Medyo lihis. Yan. Tingnan nyo. Medyo lihis yung rotor. Wala na sa sentro. Wala na sa eksaktong magnet. Ngayon, gagawin natin, luluwagan natin to. Yan. Tapos ibalik natin sa sentro. Yan. Yan yung sentro niya. Tapos naka-10 na siya. Yan yung timing. Naka-10 degrees. Tapos naka-sentro yung magnet. Tsaka natin higpitan ulit. Yun na yung advanced na 10 degrees. Kasi pag ibalik natin to sa top, yan, naka-advance na yung magnet niya. Tingnan nyo. Di ba lihis na? Pumunta na dito. So, advance na siya. Yan na yung 10 degrees na timing. So, yan, cover natin to. Yan. Tapos takpan natin. So, ito yung 1. Yan. 1, 3, 2. So, 1 dito sa yan, 1 siya. Tapos dito yung 3. 1, 3 ang yung ikot. Ah, yung clockwise. Ah, yung ikot is clockwise. So, so tapos na natin na ikabit yung mga high tension wire. So, subukan natin paanda rin.